Yo, what's up mga idol? It's me again, Roy and Del Vlog. Ayan, kumbangwa mga idol. Ayan. Hayo usaymas. Ayan. Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo mga idol. Ayan. Ayan mga idol, tuwing Sabado lang tayo nito at Linggo nakapag-gawa ng video mga idol dahil busy tayo mga idol lagi pag may pasok. Ayan, di na tayo makapag-video mga idol dahil sobrang pagod talaga pagdating sa bahay mga idol. Kaya Sabado at Linggo lang makapag-gawa ng mga video mga idol. Kaya ito, gagawa tayo ngayon ng video. Ayan, ang big vlog na natin ngayon mga idol ay about dun sa mga ano. Bakit nga ba maraming mga trainee nag-away-away? Lalong-lalo na mga idol sa mga baguhan. Ayan. Ayan, sa mga gusto palang mag-apply din sa Japan at sa mga naka-apply na ay para sa iyo ang video na to. Ayan, panoorin mo mga idol ang video na to ay tips paano natin maiwasan na mag-away-away tayo dito sa Japan. Ayan mga idol, kung para sa iyo ang video na to, mag-stay ka lang dyan, panoorin mo hanggang dulo. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na mga idol. At hit mo na rin yung notification bell para maging updated ka pa sa mga susunod ko pang mga vlog about dito sa Japan mga idol. Ayan, yun nga mga idol, bakit nga ba maraming mga nag-away-away ng mga trainee dito sa Japan, minsan nga ay napauwi na dahil ang iba ay di nakapagtiis, ay nagsuntukan na talaga mga idol. Kaya ang ending mga idol ay pinapauwi ng Pilipinas. Kaya sayang yung pinaghirapan natin sa Pilipinas. Nag-aral tayo ng 6 na buwan para lang makapag-Japan. Tapos pagdating dito ay nasayang lang. Kaya isa sa mga dahilan mga idol, bakit nga ba nag-away-away yung mga trainee ito sa Japan mga idol. Kadalasan talaga mga idol, mga trainee. Ayan. Ang una-una mga idol, bakit sila nag-away-away ay dahil dun sa apartment, kasi may mga Pinoy na hindi naman mag-isa lang talaga dyan sa apartment, kasi pag mag-isa ka lang ay talagang malaki yung babayaran mo. Ang iba naman ay marami silang grupo na ano, na nilagay lang dyan ng kumpanya yung apartment na yan, tapos mamupahan lang kayo dyan. May araw naman na ano, 3 lapad, ayan, 2 lapad, ayan. Sama na rin ata yung kuring at saka ilaw. Kaya mga idol, bakit sila nag-away-away? Dahil di natin maiwasan mga idol, may mga kasama tayong mga Pinoy na burara mga idol. Hindi marunong maglinis ba? Yung parang gagamit ka lang tapos yun, iwanan mo na. Ayan. Hindi ko naman sa nila lahat mga idol. No? Maraming mayroon talagang mga Pinoy na ganyan. Kaya pagdating natin dito sa Japan mga idol, lalong-lalo na pag baguhan ka pa lang o trainee ka pa lang, ay kailangan natin ng respeto mga idol. Kung burara ka dun sa Pilipinas, ay pagdating dito huwag mong dalhin mga idol. Kasi dito talagang pagsabihan ka ng mga kasama mo. Hindi lang kasama mga idol, ay mga kapwa mo pa mga Pilipino magsuway sa'yo. Kaya kailangan natin mga idol na malinis. Lalo-lalo na mga idol pag sa lababo natin, kailangan natin malinis. Pagkatapos natin gamitin ay talagang malinis na yung mga idol. Wala nang mumog dyan, nakalagay. Hindi nakakalat yung plato mo dyan. Na mayroon mga Pinoy mga idol na pagkatapos kain, ilagay lang dyan yung plato sa lababo. Iwanan na, hindi na uugasan. Tapos gagamit yung isang Pinoy na naman, na yung ano, naglilinis, magagalit talaga yun. Magsabi talaga yung sino ba yung plato na yun dyan sa ano, lababo, pati hinugasan. Kaya isa din yun sa mga dahilan mga idol ay nag-away-away yung mga Pinoy. Kaya kailangan natin mga idol, pag dito na tayo sa Japan, kailangan malinis tayo para maging ano tayo mga idol ba, wala tayong kaaway, kasi malinis tayo eh. Yung mga kalat mo dyan, yung mga ano mo, yung mga plato mo, mga kaldero mo, kahit saan-saan mo na nilalagay, tapos wala pang hugas. Tapos pag walang hugas ay yung plato mo, gagamit ka yun sa isang plato na ano, na malinis, na hindi naman sa'yo. Kaya
Isa din yan sa mga dahilan, mga idol, bakit sila nag-aaway-aaway, mga idol. Kaya iwasan natin yan, mga idol, ha. Huwag natin gagawin yan dito sa Japan. Pag dito na tayo, para maging, ano tayo, mga idol, maging malinis tayo, mga idol. Pangalawa, mga idol, ay yung paggamit natin ng CR. Diba, gagamit tayo ng CR. Huwag nating hayaan na may mga natitira pang mga dumi dyan sa bawal, mga idol. Kasi isa din yan sa mga problema talaga, mga idol. Kasi hindi ko naman nila lahat, mga idol, yung mga Pinoy, mga idol, ay mayroon talagang mga Pinoy na mga burara, mga idol. Pagkatapos na mag-CR, hindi man lang makapaglinis doon sa gilid ng bowl na mayroon pa palang natitirang dumi. Hindi man lang makapag, ano dyan, punas ng tissue, mga idol, na mayroon palang ano. Pag ikaw ay susunod na gagamit, talagang mag-alanganan ka papasok kasi may mga ano pa. Minsan, mga idol, nalimutan pa i-plus. Yun nga ang pinakamano, mga idol. Nakawalang gana kumain kasi pag nakita mo yan ganyan ay napaka ano talaga, mga idol, nakasakit sa ulo, mga idol. Tapos sino kaya yung nag-CR na yan, di yung mga nag-ano. Kaya kung ikaw susunod dun, mga idol, ay talagang mawalan ka ng gana kumain. Kaya wag nating gagawin yan, mga idol. Kailangan pag nag-CR tayo, kailangan malinis. Titingnan din natin kung clear na ba dyan o wala nang natitira, kasi may gagamit pa, hindi naman lang ikaw na ano dyan gagamit. Kaya huwag natin gagawin yan dito, mga idol. Kailangan natin magmalinis. Kailangan natin maglinis tayo ng ating CR. Kung ano yan eh, sa apartment nyo dyan, may schedule kayo dyan kung sino maglilinis na araw na to. Araw-araw yan, maglilinis eh. Ikaw, maglinis ka ng CR ngayon, ganyan. Tapos hindi ka naglilinis. Ayan. Yun, doon na nagsisimula yung away-away, mga idol. Tapos ikaw pa yung mali, ikaw pa yung ano, nagagalit. Kaya doon nagsisimula yung tampuan, nag-aaway. Kaya yun. Ayan, mga idol, nagsuntukan. Pagdating sa inuman, na ito. Ayan, nag-ano na. Hindi rin patalo yung isa. Adi, sinuntok. Uwi ng Pilipinas. Kaya sayang, mga idol, yung pinaghirapan natin dyan sa Pilipinas. Nag-aaral tayo ng 6 na buwan para lang makapagpunta tayo ng Japan. Tapos pagdating dito ay maano lang tayo, masayang lang. Kaya huwag natin gagawin yan, mga idol, lalo na pag trainee pa lang tayo, ay iiwasan natin yung mga ganyang mga ano, mga idol. Kailangan natin dito, mga idol, mga malinis tayo. Yung pangatlo, mga idol, importante din ito, mga idol, huwag natin itong baliwalain, mga idol, ay respeto natin, mga idol, dun sa mga kasamahan natin na, halimbawa, pang umaga ka, tapos may panggabi, matutulog yung panggabi, tapos wala ka ng pasok, kasi pang umaga ka, wala ka ng pasok pag ano, pag kabukas, talagang nanayin sila, mga idol, pag maingay ka. Eh, pag manonood ka ng mga YouTube or Facebook, magpag-usap ka doon sa mga pamilya mo, tumatawag ka, eh, mag-hijit ka, mga idol, para di mo naman marinig yung, ano, yung mga boses mo. Kasi, kahit na akong mga idol, eh, matutulog ka tapos may maingay, talagang naka-restore mo, mga idol, tapos pasok ka pa ng gabi, ay wala kang tulog. Napakahirap niyan, mga idol. Kailangan natin, mga idol, pag mabigat yung trabaho natin, kailangan natin ay saktong tulog, mga idol. Ayan. Kaya, huwag natin gagawin yan, mga idol, na mag-ingay tayo habang may natutulog. Kasi, hindi natin maiwasan eh. Dikit-dikit kayo niya ng higaan eh. Iba-iba lang kayo ng kwarto, pero ano, maririnig din yung mga boses mo. Kaya, kunting respeto lang doon sa kasama mo, ay huwag kang mag-ingay. Lalong-lalong na pag tuwing sahod, mga idol, ay talagang nagtagay-tagay na yan, mga idol. Kaya tapos may papasok pa ng gabi, ikaw, kung umaga ka, ay wala ka ng pasok. Ay talagang mag-ano ka, mga idol. Kaya isa din yan sa mga dahilan, mga idol, kung bakit nag-away-away yung mga trainee. Ayan. Isa lang yan sa mga idol, kailangan nating tandaan na pagdating natin dito sa Japan, ay kailangan natin, mga idol, kaayos yung ating mga gamit. Yung mga plato natin ay talagang malinis, saka naka-arrange, nakalagay din sa lagayan
Kasi pag wala ka ng plato, hindi ka naghuhugas, eh nandun. Gagamit ka ng ibang plato, eh siyempre magagalit yung may-ari kung ginagamit mo. Kasi kung ginagamit yan, gamit ko yan. Kaya yun, nagsisimula na yung away. Kaya iwasan natin yan mga idol, lalong-lalo na sa mga bago pa lang na mag-apply dito sa Japan. Para maging maiwasan natin na mag-away-away mga idol. Kailangan natin ng respeto o kailangan natin makiramdam mga idol. Marunong tayong makiramdam sa mga kasamahan natin. Huwag tayong ano dito mga idol. Huwag tayong siga-siga mga idol kasi walang mangyayari sa'yo pag siga-siga ka dito mga idol. Mawalan ka lang ng trabaho, puuwiin ka lang ng Pilipinas. Kasi ngayon, wala ka pang ano, wala ka ng trabaho, wala ka pang kita. Kaya, pag dito ka sa Japan mga idol, kailangan mo lang dito na magsipag para matupad mo yung pangarap mo mga idol. Huwag natin yung pairalin yung pride natin, huwag natin pairalin yung tapang natin. Kaya, hayaan natin yung mga tao na nang ano sa'yo. Hayaan mo na yung basta yung gumagawa ka lang ng tama. O di ka nakialam sa ibang tao. Di ka nakialam sa kanilang mga gamit. Huwag mong pakialaman yung mga gamit ng iba. Kaya isa din yan sa mga dahilan mga idol. Ay dapat nating ano tayo mga idol. Kunting respeto lang. Ayan. Kung may natutunan ka sa video na ito mga idol, huwag mo naman kalimutang i-subscribe at hit mo na rin yung notification bell para maging updated ka pa sa mga susunod ko pang mga vlogs about dito sa Japan mga idol. Ayan, maraming salamat sa panonood. Hanggang dito na lang. Bye-bye.